Yan lang ba yung mga item na binili mo doon sa department store kanina? Yan na nga! Oras na para mag-ugay! Hindi pala to sintigas ng inakala ko. Oo nga, wala tayong magiging problema kung ganito lahat ng bato. Ang hirap na! Hindi ko na kaya! Simula ngayon, lagi kayong matutulog ng ganyan. Dapat hindi nyo mabitawan ang lubid. Lagi itong pinapagawa sa akin ni Papa. Sanay na ako sa ganitong training sa amin. Alay! Ang sakit! Uy, Gon. Ayos ka lang? Kaya ko pa. May tinamaan akong bahagi ng bato na mas matigas sa iba. Killua, saan mo nilagay yung aura mo na naguhukay ka? Eh kung isipin mo kayang bahagi ng katawan mo yung pala! Tuklasan na nila ang shoe! Bukod-tangi talaga ang mga non-user na nakaisip at lumikha ng game na ito. Tinrogram ang buong laro para palakasin ang sinumang player basta sundin lang ang natural na takbo ng laro. Pero pakiramdam ko, nilikha talaga ang larong ito para lalo siyang palakasin. Sa wakas! Nakahuli rin ako, Marimochi! Pagdating sa kakayahan mag-analyze at physical na lakas, mas lamang si Killua. Pero hindi naman papahuli si Gon. Nakakabawi siya pagdating sa concentration at pambihirang bilis gumaling ng katawan niya. Talagang perfect ang combination nila! Alam ko yan! Tama, Gon! Ito ang teknik na natutunan mong gamitin. Angko! Ito ang lahat ng aura sa isang bahagi ng katawan. Sige, gagamitin ko ngayon ang kamao para umatake. Dapat na-block ng katawan ninyo ang kamao kung balot ng ko. Hindi pwedeng umilag. Ko, ipangtapat sa ko. Basta hindi nalalayo ang agwat na kakayan ng katunggali mo at magawa mong mablock ang tira niya, hindi ka masasaktan. Ngayon, subukan mong depensa ng sarili mo laban sa suntok ko. Purong kapangyarihan pa lang ng ko yung tumama sa'yo. Kung idadagdag ko pa ang bilis at lakas ng isang karaniwang suntok, mas lalakas pa ito ng lubusan. Depende ba sa taglay na lakas ng sumusuntok? Ilang dosenang beses ang ilalakas? Ken! Ang tawag sa stance na yan ay 50-50 stance. 50% attack power at defense. Dahil sa ganyang balancing condition, kahit maglaban pa kayo hanggat gusto ninyo, wala sa inyong masasaktan ng malubha. Gawin ang 50-50 stance. Bago ka umatake, gagawin mong 70% ng power sa kamao mo at 30% para sa ibang bahagi. Yun ang gagamitin ninyo para malaman kung paano niyo i-a-adjust ang ratio ng attack power at defense ayon sa sitwasyon. Ito ang tinatawag na Ryu. Susubok tayo ng konting sparring. Kahit mabagal lang dahil hindi pa kayo sanay. Habang nakadepensa kayo, tansyahin niyong mabuti ang gagawing pagsugod ng opponent ninyo. Tsaka kayo gumamit ng Ryu para makadepensa. Kanang pa. 55% power. Kaliwang kamay, 60%. Kanang kamao, 80% power. Kaliwang siko, 80%. Okay, break muna! Maraming salamat sa magandang laban! Os! Alam ko na, mag-jack-in po tayo! Ang matatalo, kailangan gumawa ng 1,000 push-ups! Sige ba? Jack-in po! Alam niyo ba, mga bata, na sinasabi nilang ang pinagmulan ng Jack and Poi ay martial arts? Noong unang panahon, ipinagbawal ang martial arts dahil napagkamalan itong isang masamang sining, kaya para makapagsanay ang mga martial artists, nagkunwari silang naglalaro. Sa larong ginamit nila, sinasabing nagmula ang larong kilala natin ngayon bilang Jack and Poi. Aba, antigo ka na talaga!